Hello guys, good day at welcome po sa aking munting channel. Okay guys, ang video natin for today ay basic lang, no? Sa 4-pin relay lang at saka sa starter relay. Yan. Okay, kung ano yung difference niya pagdating sa wiring connection. Okay. Okay, ang itong starter relay natin, ang pinapa-under kasi nito. Kaya medyo malaki siya, no? Tapos ito naman ang pinapa-under nito, mga busina at saka yung ilaw natin. Kumbaga sa madaling salita, guys, pinapa-under nitong starter relay ay motor. Ano? Okay, may mga gear. Samantalang itong si 4-pin relay, ang pinapa-under nito ay mga LED lang. So, ilaw, busina. Kaya kung bubuksan nyo yung mga laman nito, mas mataas ang ampere kasi nito, guys. Ayan. Kung bubuksan nyo to sa loob, ang copper wire nito ay malalaki. So, nagbukas ako dito ng aking starter relay. Ganito yung copper wire niya. So, malalaki, guys. Hindi katulad nito. Sinulid lang yung copper wire. Ayun. Kaya may difference siya size. Tsaka yung difference nung ating 4-pin relay, may mga number ito. Yan. Ito namang ating starter relay ay walang number kasi basic lang yung connection. Okay? Ngayon, yan yung aalamin natin. Kung ano yung connection ng ating starter relay at saka sa 4-pin relay. Actually guys, halos parehas lang. Ano, ipapaliwanag ko lang sa inyo ngayon. Kung mapapansin nyo, yung ating starter relay ay walang mga number. Samantalang itong ating 4-pin relay ay may mga number siya. Okay guys, kung lalagyan natin ng number itong starter relay, ayan, ang lumalabas na number niya ay dito sa mga tornilyo. Itong isang tornilyo, ang lumalabas na number niya is number 30. Ayan. Number 30 siya. Tapos, yung isang tornilyo naman, ang lumalabas na number niya ay number 87. Okay? Tapos itong dalawang wire na to, isang positive at negative. Yan. Tapos isa negative. So itong positive ay lumalabas na number 86. Itong negative ay lumalabas na number 85. Okay? So, nalagyan natin ng number yung starter relay. Kung mapansin nyo, halos parehas lang dito kung malalagyan natin ng numbers. Kasi, ganito guys, no? Tingnan ninyo guys, ha? Itong number 30, nakadiretso ito sa positive ng battery. Ayan. Battery. Positive. Ayan. Okay. Ito namang number 87. Nakadiretso ito sa 2 starter. Okay. Doon sa positive. Starter ng motorcycle nyo doon sa positive. Siya yung positive output. Okay? So, itong number 85 tsaka number 86. Diyan tayo pwedeng gumawa ng switch. Ayan. Palawanan ko na lang guys, no? Halimbawa ito guys. Yung 86, yung positive ng ating ayan, starter.
Okay, gagawin yung switch. Ayan. So, itong negative, ididiretso nyo na sa negative ng inyong battery. Okay? Halimbawa guys, ito yung ating battery. Negative. Tapos positive. Ayan. So, nakadiretso na siya. So, itong isang wire na to, magiging positive trigger na siya. So, pwede nyo lagyan ng push button na switch. Ayan. Okay. Papunta siya sa ACC wire. So, ang tawag dyan is positive trigger. Bakit positive trigger? Kasi nakadiretso na yung negative. Ayan. Doon sa battery negative or sa body ground. Pwede. Ngayon, ang ginawa nating trigger, yung number 86 o yung positive ng ating starter, no? Lagyan natin ng push button. So, kung mapapansin nyo guys, halos parehas lang ang connection ng ating 4-pin relay. So, sa 4-pin relay naman, okay, ito yung number 30. So, nakadiretso yan doon sa positive. Okay, yung isa namang number 85, nakadiretso na sa negative. Okay, ito naman nakadiretso sa LED mo. Kung LED yung ilalagay mo o kung horn. Ayan. Horn or LED, nakadiretso, yan yung positive output. Okay? Mapapansin nyo guys, nakadiretso na yung number 85. Ito yung lumalabas na negative at ito naman yung positive. So, pwede tayong gumawa ng switch. Ayan. So, ang switch natin is positive trigger. So, pwedeng maging negative trigger. Ididiretso nyo lang ito sa positive. Tapos, ito naman yung gagawan nyo ng switch. Push button. So, walang pinagkaiba pagdating sa connection, no? Pinagkaiba lang nila yung ampere. So, mas mataas na ampere yung pinapagana nito kasi starter motor yung pinapagana nito. Hindi katulad nitong 4-pin relay, ang pinapagana lang niya ay mga ilaw at busina. Okay, sa connection, halos parehas lang sila. Yan. Okay, sa try na, tingnan natin, itatry natin, no guys, para makita nyo yung actual na pag-try dito sa starter relay at sa 4-pin relay. Okay guys, lalagyan natin ng wire tong tornilyong to. Lalagyan natin ng wire para makita nyo yung trigger nya. So, ito yung lumalabas na number 30. Yung isang tornilyo, didiretso natin sa battery. Sa positive ng battery. So, ito yung ating battery. Diretso na natin sa positive. Ayan. So, yung output, lagyan din natin ng wire. Okay. So, yung isang tornilyo naman ng starter. Yan yung pinaka-output na nakakonect doon sa starter. Malaki yung wire nito, guys. Kaya, di-tornilyo siya. Sa starter yung pinapaandar niya. Kung maliit yung wire, katulad nito, diniretso mo sa starter, sigurado, mag-iinit to at maluluto lang. So, ito yung output, guys, na lalabas, no? Yung number 87. Kamukha ng relay. Okay, ito naman yung dalawang wire. Ayan. Mamimili lang kayo dito kung ano yung gagawin yung switch. So, ang gagawin nating switch ay positive trigger. Okay? So, ilagay na natin sa diretso na sa negative. Ito. Okay, tapos maglagay tayo ng LED. Okay guys, halimbawa ito yung inyong starter. Ilagay natin. So, i-connect na natin yung negative ng ating starter. Di ba yung starter natin, naka-body ground? May malaking wire siya. Tapos, naka-body ground. Ayan sa screen.
So, ilagay na natin yung negative ng ating LED. So, papasukan na nung ating starter yung positive ng LED. So, ito yung output, yung isang tornilyo. Ayan. So, ilalagay natin sa positive. Ayan. So, okay guys, nakuha nyo. Ayan. Oh. So, ito yung isa, di ba? Ito yung dito. Number 86. So, pwede nyo lagyan ng push button. Okay. Okay guys, pwede nyo lagyan ng push button. So, wala tayong push button, iti-trigger na lang natin sa positive. Kasi positive trigger tayo guys, no? Tingnan nyo guys. Oh. So, aandar ngayon yung inyong starter motor. So, ganun lang kasimple guys. Walang pinagkaiba doon sa ating 4-pin relay. So, hindi ko na i-connect yung 4-pin relay guys, no? Halos parehas lang naman sila ng connection. Pinagkaiba lang ay walang mga number yung ating starter. Ayan guys. So, ganun lang gumagana yung ating starter. Basic lang, no? Para ma-refresh lang yung ating pag-wiring. Thank you po sa inyong panonood and God bless. Bye-bye guys!